Ating alamin at suriin kung ano nga ba ang pinakamatitigas na warship ng Pilipinas. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Kung ating pag-uusapan ang lakas ng Pilipinas pagdating sa puwersang pangkaragatan, masasabing malayo pa at kinakailangan nating mas palakasin ang ating hukbong pandagat. Lalo na't laganap ngayon ang agawan, pangingialam at panggugulang sa teritoryo. Kung kaya't, narapat lang bantayan at protektahan natin ang ating nasasakupan, mapalupa man o karagatan, upang hindi na tayo manakawan ng likas na yaman na dapat tayo ang naglilinang. Kung kaya't, patuloy ang pag-a-acquire ng Pilipinas ng iba't ibang armas, pandigma, upang mas dagdagan pa ang lakas ng Philippine Navy. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga matitikas na barko ng Philippine Navy. Number 5, BRP Gabriela Silang, OFB 8301. Ito ang panglima sa matitikas na barko ng Republika ng Pilipinas. Ito ang unang 84 Metro Offshore Patrol Vessel or OPV ng Philippine Coast Guard. At may tuturing na pinakamalaki at pinakamodernong sasakyan pandagat ng PCG. Isunod ang pangalan nito sa bayani at revolusyonaryong si Gabriela Silang na lumaban sa mga mapang-abusong Espanyol noong panahon ng kolonisasyon. Binuo ito ng OSEA SA na gumagawa ng barko sa France sa ngayon sa Philippine Forts and Coast Guard Capability Development Program ng Department of Transportation. Unang napasok sa katubigan ng Pilipinas noong April 6, 2020. Kinabukasan, April 7, 2020, nakarating ito sa luok ng Maynila at sinalubong ng mga barko at eroplano ng PCG. Number 4, BRP Emilio Jacinto, PS-35. Ang BRP Emilio Jacinto ang pang-apat sa pinakamatitikas na barko ng Republika ng Pilipinas. Ito ay lead ship ng Jacinto class na dinisenyo para sa Offshore Combat Force of the Philippines. Isa din ito sa ship ng Philippine Navy na mayroong modern system pagkatapos ng completion of combat, navigation and weapon system upgrade sa ganitong uri ng armas noong August 2019. Ang ibang tawag dito ay HMS Peacock P239. Nanggaling ang barko na ito sa United States na dinisenyo ng Hall Russell Company. Na-launch ito noong December 1, 1982 at na-acquire ng Pilipinas noong August 1, 1997. Dumating ito sa Pilipinas noong 1982 katulad ng BRP Apolinario Mabini. Mayroon itong displacement na 763 tons at haba na 62.6 meters. At ang bilis nito ay umaabot ng 25 knots. Kaya nitong magsakay hanggang 31 katao. Ang presyo nito ay pumalo ng $20 million. Number 3, BRP Conrado Yap, PS-39. Ito ang pangatlo sa matitikas na barko ng Republika ng Pilipinas. Ito ay isang pohang class corvette na kabilang sa armas ng Philippine Navy. Ito rin ay first modern corvette at isa sa pinakamabigat na armed unit. Ang dati nitong pangalan ay RAX Chungju PCC-762. Ito ay na-launch noong January 24, 1986 at na-acquire ito ng Pilipinas noong August 5, 2019.
mayroon itong displacement na 1,220 tons at haba na 83.3 meters or 290 feet. At ang bilis nito ay umaabot ng 32 knots. Kaya nitong magsakay ng 118 katao. Ang mga armament ng barko na ito ay ang mga sumusunod. Otto Melara 76mm or 62 caliber combat naval guns, Otto Breda 40mmL or 70 twin naval guns, MK-32 triple torpedo tubes, MK-9 depth charge rocks, at M2HB Browning .50 caliber machine guns. Number 2, BRP Gregorio Del Pilar PS-15. Ang BRP Gregorio Del Pilar ang pangalawa sa pinakamatitikas na barko ng Republika ng Pilipinas bilang pinakabagong adisyon ng hukbong pandagat ng Pilipinas or Philippine Navy. Ang BRP Gregorio Del Pilar, isang dating 378 talampakan na Halminton High Endurance Cutter or WHEZ ng United States Coast Guard, ay dumaong sa Pier 13 ng South Harbor ng Maynila. Tumagal ang 3 linggo ang paglalayag nito sa Estados Unidos tungong Alameda Island, San Francisco, California. Mayroong paliparan ang mga barko na ito at maaaring paglakapagan ng helicopter at isang garaheng pang-eroplano na retractable or naiilabas tago. At ang nauuna sa ating listahan na isa sa pinakamatitikas na barko ng Republika ng Pilipinas, Number 1, BRP Jose Rizal FF-150. Ito ang nangunguna sa matitikas na barko ng Republika ng Pilipinas. Ito ay tinatawag na BRP Jose Rizal na ang kahulugan ay barko ng Republika ng Pilipinas. Ito ang pangalawa sa pinakamalalakas na armas ng Pilipinas ngayong 2023. Ito rin ang nangungunang ship na mayroon ng Philippine Navy. Ang halaga nito ay umaabot ng 9.35 billion pesos noong 2021. In-order ito ng Pilipinas noong October 24, 2016 at dumaong noong October 16, 2018. At ito ay tuluyang na-launch noong May 23, 2019. May kabuuan itong displacement na umaabot ng 2,600 tons. At haba na 107 meters o 351 feet. Kaya nitong umandar na may bilis na 46 km per hour. May kakayahan din itong magsakay hanggang 110 katao. Nanggaling ang barko na ito sa Hyundai Heavy Industries. At sa ngayon ay active at ginagamit pa din ito ng Philippine Navy. At yan ang listahan ng pinakamatitikas na barko ng Republika ng Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.